Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa panimula ng ating banal na pagdiriwang. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ginugunita natin ngayon ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. At tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga kabutihan at pagpapala niya sa ating sa araw-araw. Idulog natin sa Diyos at sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, sa ating pamilya, mga mahal sa buhay at mga kaibigan, ay makatugon din tayo ng buong lugod sa biyaya ng kababaang loob, kalinisan at kasunuran, mapagtagumpayan din nating lahat, katulad ng Mahal na Birhen, mga misyon natin dito sa mundong ito. Pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. At buong kababaang loob, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sa lahat ng may birthday, ngayong araw, ngayong buwan, nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, sa mga may sakit, sa mga nasa abroad, sa ating mga taga-subaybay, sa radyo at telebisyon, sa ating mga sponsors, at sa patuloy po na tagumpay ng ginagawang soltare ngayong taong ito, sa lahat ng mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna
ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang dinadalangin ay mga karating ng malwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita. Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Panginoon ay nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang puoy ay nagsalita na bayan niya ay papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang magahari iyong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, iyong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging duka upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli,
at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pong araw na ito, mga kapatid, ay inaalala ng ating simbahan at pinararangalan ang Mahal na Birhen, sapagkat sa araw pong ito ay pinabibigyan natin ng pagkakataon na mas ipakilala siya sa ating buhay upang siya ay maging reyna ng ating buhay. Nang ito pong kapistahan po ng Queenship of Mary ay ideklara ng ating simbahan. Nauna na pong ideklara na dapat nating paniwalaan na ang Mahal na Birhen ay iniakyat sa langit. Iniakyat sa langit bilang katawan at kaluluwa. At dahil po doon, sabi ng simbahan, teka, kung binibigyan natin ng parangal ang ating mahal na ina, na siya ay mayroong pribilehiyong iakyat sa langit. Tulungan pa natin ang pagninilay na ito, na kung siya ay nasa langit na, ay siya rin ay ituring nating reyna ng ating buhay, ng ating ding simbahan. Kumbaga, sabi nga po dun sa declaration, the solemnity of the Assumption is joyfully prolonged through the celebration of the feast of the Queenship of Mary. Kaya ito po yung prolongation. Binigyan pa natin ng mas pagpapatingkad, pagpapahaba ng pagkilala itong kapiyestahan po ngayon. Sa atin po mga buhay mga kapatid, marahil meron din tayong magagamit na salita ng alin ba yung mas pinahalagahan natin, napapahaba natin ang ating mga pagpansin. Dalangin po natin sa pagpumupunta tayo sa ganitong mga dambana ay bigyan natin ng espasyo, hindi lang espasyo, kung hindi paggahari sa ating buhay ang ating Panginoon. At sa tulong ng Mahal na Birheng Maria ay maipanalanginawa tayo upang tayo ay sa ating kababaan ng loob ay mas makilala mula sa atin ang paghahari po ng Diyos. Ito pong Mahal na Birheng Maria, ipinakilala po yung kanyang kadakilaang taglay ay doon sa paraang nang siya'y batiin po ng anghel. Mapapansin po natin sa Biblia, noon pong bisitahin po ng anghel itong si Abraham ang nakitungo sa sugo ng Diyos. Samantala nang ang anghel ay bumisita sa Mahal na Birheng Maria, itong anghel na ito mismo ang nakitungo sa mahal na ina at bumati pa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Normally, ang pagbati ay binibigay lamang sa isang lalaki. Kaya nga siguro abagi noong Maria. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ng Mahal na Birhen ay ipinakilalang na may kababaan ng loob sapagkat ipinakilala niyang ang taglay niya, kaya babatiin siya, ay sapagkat taglay niya ang buhay ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, ito po yung sanang pamalagiin nating proyekto sa at habang buhay na proyekto sa ating buhay, the prolongation of God's life in us. Kami pong apat ay magkakaklase po sa seminaryo. At palagay ko po, maganda pong okasyon nito na nagkasama-sama rin po kaming apat mula sa dalawang diocese sapagkat gumagawa rin po kami ng paraan na maprolong ang mga sinimulang itinurong maganda ng seminaryo para magpatuloy kami naglilingkod sa aming mga assignments. Kami po tiglan 16 na taon na po naglilingkod na mga pari. Itulungan po ninyo kami sa pagdarasal at kayo rin naman po ay magdasal na ang modelo ng prolongation, iniakyat sa langit, kinarunahan sapagkat napa sa langit, ay bigyan din natin ng daan sa ating buhay sapagkat ang ipoprolong natin sa buhay ang lahat ng moment na laging naroon kasama natin ang Diyos. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pinapayag
at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Nanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariyang Mahal na Birhen, ay nakikiusap na saklolohan sana kami ng naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus, at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo ang mahal na birhen na nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparitong anak, siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol ni Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon, laging sumainyo. At magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. God bless you all. Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na kapatid, ito si Kristo, ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad natin na muling tatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Why?
sinta, inang ginihilim. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ni Numan, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ipinipilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam po namin sa lahat na mula sa Main Arch Entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat po namin ang Clay Go or Clean As You Go dito sa pambansang dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong araw ay pansamantala po munang walang misa ng alas 2 ng hapon bilang pagbibigay daan sa Soltare event na nagaganap dito sa pambansang dambana. Ikaanim,
bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo dito sa Pambansang Dambana ng full medical mission, tulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital para sa dental, opta, pedia, OB-GYN, ENT, mga operasyon sa cyst o bukol at cleft lip o bingot. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society at tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ikapito, bukas August 23 ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses at liturgies na may pagpapahid ng langis ay magaganap sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Bago po ako magawad kami ng pag-bless sa mga religious articles, gusto ko lang pong magpasalamat kay Father Tony Ryan, nagbigay po sa atin ng pagninilay ngayon. Sila po, siya at saka si Father Rostom Dirain, yung bumasa ng gospel kanina, ay taga-diocese ng Gumaca, Quezon. Kami naman po ni Father Martin at ako ay taga-diocese ng Buwak, Marinduque. Actually, kami po ay magkakaklase, sabi po ni Father Tony, nung college hanggang theology, magkakasabay po kami. Meron pa po kaming ibang kaklase, hindi lang naka-join ngayon. Sabi ko sa kanila, samahan nila ako na mag-misa, makipag-concelebrate. Sandun po sa kabila, sa Divine Mercy, ang mga kaparean ng Southern Luzon, Tagalog Region sa aming taon-taon na ngayon na lang uli na ulit na pagtitipon at pagsasama-sama. At ang host po ay ang Archdiocese of Lipa. Kaya pag-pray nyo po na maging successful lahat ng mga gagawin namin sa sama-sama namin pagtitipong ito hanggang Friday. At salamat din po sa inyong pagpunta at pagdalaw, pagsimba sa National Shrine ng St. Padre Pio. At ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, nagpapaalaala ng iyong kabutihan at kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Tuwin mong matularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Tony. Inaanyayahan ko po ang aking mga kapatid na pari para magawad sa inyo ng blessing. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayong lahat ay pagpalain ng napakamapagmahal at napakabuti nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo at sundan ang mahal na Birhen sa kalinisan at pagsunod sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ginoong Maria, napupuno ka ng rasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Upot kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.